Welcome back po sa aking munting channel, Mr. Ukol. Nandito na naman po ako, ang inyong lingkod, para magbigay ng tips at giya para naman po sa araw ng Linggo, September 29, 2024. Huling karera po ng buwan ng Setyembre ngayon. Susunod na karera is October na. Napakabilis ang Pasko. Malapit na. Sana makadali na. Bukas po gaganapin yung 2024 PCSO 2-year old maiden stakes race at yung 2024 Philracom Sampaguita stakes race. Yan. Shoutout tayo, no? Happy birthday sa anak po ni James Antonio. Shoutout po sa anak Sir James Antonio. Happy birthday sa iyong anak. Okay. Felix Padul, Kagawad, Alex at Noneng. Pagbati galing kay Ronaldo Terana, kay Conchi Darwin Awisia, at kay Conchi Ninong Rod Laksamana. Shoutout din po Chong Boy, Alex dyan po sa ano, Dangay OTB. Shoutout binabati po ni Boss Carmelo, Boss Christopher Garcia. Yan. May-ari ng Dangay OTB, si Sir Rolly. Yan. Kay Boss Ramon Carpio, kay Louis Alcover, kay Sir AJ Villasis, kay JDS Jojo De Los Santos, at kay Boss Arby Bora. Shoutout sa inyo lahat yan. Start na po tayo. Race number 1 po. Ito po yung start ng winner take all event, covers races 1 to 7. Dito meron tayo 6 na kalahok. Distansya po 1,400 meters. 22 to 27 split itong grupo na to. First choice ko po, entry number 5, bagong baba ito, si Bravo. Muling takbo ni Bravo September 22. Si Bravo. Pang-anim dumating doon kay La Beautiful Liana at kay La Red Queen. Nagtala ng 127.4. Bago maba ito from 28 to 33. Ngayon, nandito na sa 22 to 27. May best time na 126 yan. Tingin ko palagi naman laban tong kabayan na to. Second choice ko yung number 6 na si Calendar Girl. Last September 13 po, segundo dumating to kay Asyong. 113.8 ang tinala from RM Adona. Ngayon bibigay ang renda kay Boji Henson. Magbibigay akong third choice yung number 1 na si Grand Laughter. Grand Laughter, last September 22 medyo hindi tumimbang. May maganda yung tinakbo pero galing sa panalo yan. Last September 6 nagtala ng 113.6, same rider ang sasakay. Gusto ko yung post position, pag nilaban to may panalo sa akin to. Kaya race number 1, ang first choice number 5, Bravo. Second choice number 6, Calendar Girl. Third choice number 1, Grand Laughter. Good luck po. Race number 2 na po tayo, Bayang Kararista. Ito po yung ating 2024 Sampaguita Stakes Race. Philracom Sampaguita Stakes Race, classic race to. 2,000 meters po ang distansya nito. Siyam nakalahok tayo dito, but 7 in betting options lang. Ang first choice ko dito, yung back-to-back champion nung Sampaguita Stakes Race na si Come From Behind. Actually, FYI po, si Come From Behind po ang nanalo nung 2022 Philracom Sampaguita at 2023. Kumbaga, parang i-defend niya yung title niya. Yan po ang aking first choice, si Come From Behind. Yan. Ang huling takbo nito ay kay Sky Story. Segundo lang dumating to eh. Last July 20, 126.8. Pero siya yung winner ng September 24, 2023 Sampaguita Stakes Race. Kaya tingin ko may malaking chance ang manalo nito, sanay sa gantong karera. Second choice ko po yung couple entry 1 and 1A, Enigma Uno at si Early Voting. Si Enigma Uno, sumasali to sa ano eh. Sa, kasali rin siya doon eh. Yung Sampaguita Stakes Race. Pero malay natin, no?
mag-iba ang takbo. Sumali pa to sa ano, Presidential Gold Cup 209 in a fraction. J.A. Gusin ang sasakay. Pati early voting na malakas pa mimate. Third choice ko yung number 7 na secretary. Si secretary, may experience manalo sa 2,000 meters. Si nung chairman's cup, siya ang nanalo. Ah. Si secretary Banderan tapos last April 20. 210.2. Kaya race number 2, ang first choice number 2, come from behind. Second choice, 1-1A, Enigma own early voting. Third choice number 7, secretary. Good luck po. Race number 3 na po tayo, Bayang Kararista. Ito naman po yung Pick 5 event, covers races 3 to 7. At ito rin naman po yung 2-year-old maiden stakes race. Inaabangan natin. PCS o 2-year-old maiden to. Dito, meron tayong 8 kalahok but 7 in betting options lang. Distansya po, maiksi lang, 1,200 meters. Ang first choice ko po, Bell Racing Stable ako. Number 1, si Midnight Bell. Si Midnight Bell, nagtrangko itong nakaraan, nagbarrier nung last September 20. 114.6 ang tinala. Pero, naglalaro ang tempo niyan sa 1.14 media, mga ganyan. Pwede pa mag-improve tong kabayo na to. Pwede mag-umento. Tumakbo yan ng Novato Run niya, last August 30. 1.14 punto sa isdin ng Chinempo. 26 media ang dating. Tingin ko, tong kabayo na to may husay to. Ang second choice ko po, yung Sunset Beauty, na tersero dumating dun sa trial nila. Yung trial race nila. Nagtala ng 1.15. Tingin ko, nakapigil lang to. Mula largahan eh. Kapigil lang, lakas ang dating. Pero pag nilaban, may chance na tumanalo. Third choice ko yung nakikita kong llamado dito, yung La Luna, na siya yung nanalo ng trial last September 14, 1.13.8. Yan po ang third choice ko. Kaya race number 3, ang first choice number 1, Midnight Bell. Second choice number 4A, Sunset Beauty. Third choice number 2, La Luna. Good luck po. Race number 4 na po tayo, Bayang Kararista. Ito naman po yung Pick 4 event, covers races 4 to 7 po. Meron tayo dito nga 8 kalahok, but 6 in betting options lang tayo. Merge to ng 34 to 39 and 40 to 46, 1,400 meters na distansya. Ang first choice ko po si Birchstone. Ito, napakahusay na kabayo nito, si Birchstone, no? Last September 1, no? Nanalo to dun sa 3-year-old local and imported challenge race. Milya yung karera, nagtala ng 140, napakalayo nanalo nito. Tingin ko mahusay itong kabahin ito. Ang ganda ng post position. Pero magbibigay ako ng second choice. Yung entry number 7 na si Velvet Haze. Itong 5-year-old na to. Nag-trancor dito. 128 ang tinala sa 1,400 meters. 25 medyan dating. Medyo ni-research ko itong kabahin na to. Medyo magagaling ang mga sire and dam nito. Ang tatay nito si Spiet, yan ang tatay niyan. Tapos ang nanay naman niya si Omniscient. Australian to. Kabayo na to. Kaya race number 4 ang first choice. Number 1, Birchstone. Second choice number 7, Velvet Haze. Good luck po. Race number 5 na po tayo, Bayang Kararista. Ito naman po yung ating last extra double and last daily double plus 1. 7 kalahok tayo dito, distansya 1,400 meters, 6 to 10 split tong grupo na to. Dito ang gusto ko yung Blame the Ghost. Si Blame the Ghost last September 20. Segundo dumating to kay Shape Cut dun sa maiksing karera, 115.2. Nakita ko kasi to si Blame the Ghost. Galing to sa 11 to 15 split eh. Kahit 53 ang timbang, nilalaban nila. Tingin ko naman may panalo to dito. Malaking panalo talaga dahil siya yung paumento. Kaya para sa akin, susuluhin ko po entry number 6, Blame the Ghost. Good luck po.
Race number 6 na po tayo, the penultimate race po, Bayang Karalista. Ito naman po yung anim na kalahok tayo dito, no? 1,400 meters, 28 to 33 split itong grupo naman. Last double natin. Ang first choice ko po dito, yung number 2 na si Blackstar. Si Blackstar, bagong baba ito, galing to sa 28 to 33. Tercero dumating to, dun kila Beautiful Yana, kila Red Queen, nagtala na 126.8. Kaya naman ang talagang pinupreba niyang kabahe na yan, 1.20 sa Ismedia. Kaya yan po ang first choice ko. Second choice ko yung Asyong. Si Asyong naman, last September 22. Pang-anim lang dumating pero may 126.4 na tinala. Doon kila Batang Manda. Pero galing po sa panalo yan, ha. Si Asyong. Ang tinalo niyan si ano eh. Si Calendar Girl, ang tinalo niyan, medyo malayo nanalo. Yan po ang aking second choice, si Asyong. Third choice ko po, yung number 4 na si Wild is the Wind, itong diremating kabahay na to. Eh, konti ang ano eh, ang lineup, konti ang kalahok eh, baka makapuesto at makarimati na maganda, makapuesto ng maayos. Race number 6 po, ang first choice number 2, Blackstar. Second choice number 5, Asyong. Third choice number 4, Wild is the Wind. Good luck po. Race number 7 na po tayo. Last and final race for Sunday Racing sa Metro Turf. Paratingan ng ating mga exotics. Winner take all. Pick 6, pick 5, pick 4. Last extra double and last daily double plus 1. 1,400 meters na distansya. Siyam na kalahok. 11 to 15 split. First choice ko po, number 2, si Domsat 7. Actually, si Domsat 7, bagong baba ito. Galing sa 16 to 21 na. Huling takbo, panlima, doon kila Autumn Shower, nagtala ng 128.6. Tingin ko, wala. Bumaba na talaga sa grupong to, kaya medyo may slight edge sa akin to. Second choice ko, si Mythic Layla. Si Mythic Layla naman, last September 22, tumakbo to kila Ombre doon sa 11 to 15 split. May 1.27.2 na tinala. Tercero dumating. Paumento na ulit yan. Kabahay na yan. Dati naman, pag nagtuloy-tuloy ang panalo niyan, galing eh. Magbibigay akong third choice, si Buntay Shore. Number 9. Last September 22, doon kila Disc Girls on Fire tumakbo. Medyo hindi tumimbang, no? Bagong baba rin, galing sa 16 to 21. Eh, may 1.28 media rin naman yan sa 1,400 meters. Ganda ng post position. Kaya third choice ko yan. Race number 7 po, ang first choice. Entry number 2, Domsat 7. Second choice number 8, Mythic Layla. Third choice number 9, Buntay Shore. Good luck po, Bayang Karalista. Papasalamat po ako sa inyong lahat. Sa walang sawang pagtangkilik sa aking Muntin Channel. Good luck and stay safe.